Okay guys, welcome to my YouTube channel. Ngayong gabi, ang ituturo ko sa inyo guys ay yung wiring ng starter natin ng beat or kahit na anong motor, pwede to. Starter wiring diagram ng mga motor natin. Ito ay sa beat. So ganito yan guys. Renewin ko na rito, syempre start tayo sa battery, tapos fuse, tapos ignition key, tapos front switch at saka rear switch. Bago tayo mag push start, ito muna yung pipindutin natin bago sa push button. So hindi ko na isinama yung push button, pero pwede ko naman isama yun. So gawa tayo dito ng push button switch. So narito yung push button natin, pero dapat wala talaga to, pero inilagay ko na, lagay ko na lang push button switch para mas maintindihan nyo. So start na tayo guys. So dito muna tayo, supplyan muna natin. Start tayo sa positive, sa main supply. Ito yung positive ng battery. So pupunta yan dito sa fuse, then pupunta yan dito sa relay. Ayan. So paliwanag ko muna sa inyo ang relay natin guys. Yung relay natin, ito yung socket ha. Pag binunot nyo yan, may makikita kayong dalawang magkadikit na terminal, tsaka na maliit, dalawang magkalayo na terminal na magkatapat na malaki. So ganyan ang itsura niya pag nakita nyo. So balik na tayo guys. So andito na yung main supply natin na 12 volts. So tatawid yan dito sa kabila terminal ng relay papunta dito sa starter motor. So meron na yan positive 12 volts. So may ground na yan, so ready to fire na yan, under na yan. So tapos na tayo dyan sa supply papuntang mula battery, fuse, pumunta yan ng relay, punta ng starter motor. Then next natin guys is tatakbo uli yung ano natin, yung main supply dito sa may fuse. Lalabas ng fuse, pupunta yan dito. Sana nasusundan nyo ha. Sa ating ignition key. Ayan. Ito yung live na tinatawag natin. 12 volts. Ito yung pure red wire. Then next, ang kalalabasan niyan pag sinusi mo yung ACC line natin. Ayan, ito kasi yung off. Ito yung on natin, yung live yan eh, ng susi. So from here pupunta yan dito sa dalawang switch. Ito dito. Sa rear switch at saka sa front switch. Ito yung pinipisil natin guys bago na yung mag-push button. Then galing ng switch, lalabas yan mula dito, punta rito. Dito sa push button yan pupunta. Then si push button, nilagyan ko lang tong push button para lalo nyo maintindihan na pwede naman tong wala, direkta na yan dito. So galing kay push button guys, pupunta yan. Correct me if I'm wrong guys ha. Pwede rin ako mali dito sa relay. So in this case, may yung kabila ng malaking tapat na malalaking terminal ng relay, yung isa dyan is ground, yung isa dyan is live. So ang tawag dito guys, ito yung trigger. So kumbaga sa ordinary relay, ito yung 86, ito yung 85. So trigger tong dalawa. So pag nasupplyan to,
ng live, since naka-ground yan, automatic papalo yung relay natin. So ang mangyayari niyan, tatawid ang kuryente dito papunta rito sa motor para umandar yung ating motor. So pag nagpisil ka rito sa rear man o dito sa front switch, so pinindot mo yung push button, tatawid yung kuryente galing dito sa baterya sa fuse punta ng ignition ACC line. Pag pindot mo dito, tatawid yan dito sa push button. From push button, pupunta yan dito sa relay. Trigger yan. So magkocontact itong dalawa. Tatawid yung kuryente dito sa starter. Kaya umaandar ang ating starter motor. So again, balik tayo dito guys. Ito, tinuro ko sa inyo para madali nyong masundan yung problema. So ganito yan. Ang pwedeng pagmulan ng problema ng push start ng bit natin guys ay number 1, ito. Itong mga switches ng front at saka rear. Kapag yan ay dumumi na, wala nang contact. So hindi makatawid yung kuryente, hindi makapunta rito, hindi niya ma-trigger yung relay. Ngayon, ang pinakamabilis dyan na way, hugutin mo yung relay, i-short circuit mo tong dalawang malaki na magkatapat. Huwag ito ha. Itong magkatapat. So nasa previous vlog ko yan. So mag-i-spark yan. Ah, pag umandar yung motor, ibig sabihin, good yung relay natin. So pag hindi umandar yung motor, ibig sabihin, may problema. So ngayon, i-tester nyo kung saan may putol na linya. So ganun lang guys. Pag umandar tong dalawa na to, it's either yung relay mismo ang sira, kasi wala naman na yung relay, hinugot mo na eh. Or yung push button, or itong dalawang switch sa front. So yan ang pinakamabilis na pag-test. Pumunta ka dun sa U-box mo, hugutin mo yung relay switch, ipag-short circuit mo tong dalawang magkatapat na malaki. Walang ibang malaking mga terminal na magkatapat dyan kundi itong dalawa na to. So ito yung trigger. So pag umandar yung motor, so i-check mo yung relay mo kung good. Pag good ang relay, so punta ka dito sa push button or dito sa may front switch tsaka rear switch at tsaka front switch. So doon ka pupunta. Kasi wala nang iba yan kundi fuse na ang kasunod niyan. Kasi ACC line mo na to eh, karugtong yan eh. Pag naka-off ang susi mo, walang power to. So kahit anong pindot mo, hindi rin yan mag-start. So yun ang pinakamabilis guys na pag-troubleshoot. So pumunta ka agad dito or dito, dito sa rear and front switch. Check mo yung terminal dyan, i-short mo. Short mo yung kabila. I-push start mo. Pag umandar, ibig sabihin good yung dalawa, good ito, good yan. So pag sinort mo tong dalawa, yung front switch, ayaw. Short mo naman yung kabila, yung rear, yung sa kaliwa, ayaw. So check mo kung putol. Ngayon dito ka naman sa push button, baka kalawangin na, may tai-tai na yung terminal, kaya ayaw mag-push button. So check mo yan, i-tester mo kung may palo. So pag hindi pumalo, linisin mo. Pag nagka-contact, push button mo. Ngayon, kung ang tunog naman ng ano mo eh, wala kang narinig na tunog, pinush mo na yan, chinek mo na rin to, good. Lahat yan, may palo. Ito, good naman. Okay naman yung relay. Ang pupuntahan mo ay yung mismong motor. Baka sunog na yung... Ito sa ang case nito guys, yung mga hindi talaga umiikot, naka-stack up. So probably number one cause niyan ay sira na yung carbon or nasunog na yung carbon brush. Yung wire ng carbon, yung tanso ng carbon brush. So baklasin nyo tong starter motor, buksan nyo, linisin nyo. Then makikita nyo doon yung status kung good pa yung carbon brush niya. Then next, yung pinakalas nito ay yung pin, yung ano niya, yung Bendix gear. So sa mga susunod na ano, previous vlog ko na yun, yung Bendix gear, may gear yan. Yung Bendix niya. So yan lang ang mga ano niya, Bendix, yung pinakalas niya. Pero nasa baba to guys, mechanical to, optional na lang to ha. So yun lang guys, sana may matutunan kayo, masundan nyo yung
wiring diagram ng ating starter motor ng Honda Beat. So keep on subscribing to my YouTube channel, guys. Maraming salamat.